Yon, so isang magandang araw po sa inyong lahat, ano? Nagbabalik ko tayo ulit para sa ating segment na Iangat ang Bayan. Ano? So, Iangat ang Bayan. Ito ang ginagawa natin ay para sa bayan, no? Ito. So ito ho ngayon, ang ating pong topic ay about kay Idol Raffy tungkol sa ginawa niya o yung pakikipag-usap niya doon sa mga nasa LTO. Disclaimer lamang ho, ang video to na gagamitin natin ay galing sa Senate of the Philippines. Ito ho ay video noong June 8, 2023 sa Blue Ribbon Committee. Right. So ang topic ko natin ngayon is about doon sa pagtatama na mga dapat itama. Okay. So naunawaan natin na ang sarap ng gustong gawin ni Idol, no? Ang sarap ng gusto niyang ipatupad na batas. I mean not batas, ang gusto niyang ipa-implement na dapat gawin. Ano? Yung payment doon sa mata, yung pagtanggal ng mga TPL, yung mga insurance, parang ang sarap natin pagiging yun. Pero mamaya pag-uusapan natin kung bakit hindi siya po pwede, hindi siya basta-basta po pwede. Alright. So don't get me wrong, no? Idol ko rin to si Raffy Tulfo. Nung hindi pa siya nagiging senador, is isa din ako sa mga talagang masugid na tagapanood niya. Sa katunayan, nung birthday niya noong March 2020, nakagawa ako ng isang rap na kanta para sa kanya. So, ayan. At hindi lang yon, ako ho ay naging isa pa rin active na member ng isang solid supporters ng Idol Raffy. Ayan, no, ang dami kong mga naano. Ako kong gumagawa ng mga ganyan. Okay? So, isang patunay ho sa inyo na noong pa man, ayan, no, pakita ko sa inyo, 92 views lang yan. March 2020 yan, bago mag-pandemic. Ayan, no. Ito yung lyrics ng aking kanta na ginawa sa kanya. Isang pagbati sa idol ng bayan na sa mga api ay siyang takbuhan. Ayan. So, ito yung kantang ito. Ginawa ko ito. Nabilang pagpugay din kay Idol Raffy. Ito yung ibang mga certain parts dito. Ayan, problema ng mga api. Simula sa simula. Ayan. Here we go. Okay, ito yun. Isang pagbati sa idol ng bayan sa mga api ay siyang takbuhan. Mapagkumbaba, madaling lapidan at tiyak na hindi ka pababayaan. Ayan, diba? So, ano yan? Talagang siguro mga isang linggong ginawa yan para maihabol doon sa birthday celebration ni Idol. Ano, ano yan? Kumuha pa ako ng mga supporters ni Idol Raffy. Ayan, madami yan. Ano yan? International. Kuwait, Dubai, Kuwait, Hong Kong, Dubai, marami ano, Saudi Arabia, yan, ito yung sa mga lyrics. Kaya naman kami ay magkakaisa upang tumulong magbigay na pag-asa sa amin idol, ikaw ay umumasa, hakbangin mo, hindi mag-isa, sa iyong kaarawan kami ay babati at dasal namin. Diba? So, no doubt, so, isa din tayo sa mga solid na sumusuporta since before kay Idol Raffy. Pero ngayon, pag-uusapan kasi natin dito, yung gustong ipa-implement ni Idol Raffy, na hindi naman po pwede basta-basta implement, ito ho yung pag-uusap, yung Senate hearing. Okay? Ito ho ngayon, ang kanilang kinakausap, yung LTO. Ito ho, pakinggan natin. Ito ay nasa ibang bansa siya, I think UAE siya, nasa Dubai. UAE. Ngayon, ang ginawa ho niya dito is nag-request siya na sumama siya doon sa hearing na to. At ito yung kanyang gustong ipagawa. Pero napapalo ko po yung topic ninyo is more about corruption. Are you in Germany, Senator Tulfo? Ayan, i-forward na lang natin. Germany, kapulin dyan. Mr. Chair, because I went to LTO. Go ahead, thank you, Mr. Chair. Okay, ito na. Ito lang sa lang, Mr. Chair, because I went to LTO office. This was a month ago or so. And meron po ako na notice na katiwalian doon. Yung pong sa third party liability, tatanong ko lang po sana kung na gawa na po ba yung request ko na itigil na po yung pagsisingil ng TPL sa lahat po ng mga nagpaparegister ng mga sasakyan, whether meron na po silang comprehensive or wala. Kasi po, that's a source of corruption. Okay, ayun. So napansin niyo gustong ipatanggal ni Senador Raffy Tulfo yung TPL. Whether ang sabi niya dito, comprehensive. Whether meron na po silang comprehensive or wala. Kasi okay, so ano 'yon? Yan ang gusto niya request. Ang intindihin natin dun sa point na kanyang pinag sisimulan, ano, na ito 'yung nagiging source ng korupsyon. Pero hindi naman kasi pwede basta-basta na ipapatanggal 'yung TPL na 'yon.
sapagkat ito ho mga kaibigan ay isang batas na. Kapag ito isang batas na, wala hong pwede bumali dyan maliban kung maggagawa ulit sila ng panibagong batas. Hindi po pwede yung mga simpleng request lamang ipapagawa. At ang TPL mga kaibigan, ang insurance ho na yan, third party liability, isang protection ho yan. Ganun ho yun. So, since ang TPL is batas na, hindi siya basta-basta na ipatanggal o ipabago kasi lalabag sa batas yung mga taga-LTO. Okay? So, tingnan natin. Kasi po, that's a source of corruption na magcha-charge ng third-party liability insurance kahit na po eh, nakapagbili na sila ng comprehensive insurance. Ayan, ito naman. So, ito naman, nakapagbili ng... Ito, iba kasi yung issue to yung sinabi ni Idol ngayon. Kanina sabi niya whether or not nakabili na ng comprehensive na insurance. So, ito yung sagot ng so, LTO. So, yan po ba ay natupad na kasi nung when I was there, sa LTO, I was promised na ititig na po nila yun. Ayun, yun pa yung problema noon. Taka-LTO, if this is true na nag-promise kayo, hindi kayo pwede mag-promise ng ganyan. Hanggang kapag ito yung nasa batas. Hindi natin pwedeng baliin ng batas sapagkat mayroong isang tao na nag-request. Kahit sino pa siya dyan sa gobyerno, sapagkat no one is above the law. The law should be, ano, must be implemented as it is. Senator Tulfo went to okay, forward natin. Ito parang inano na lang tiniyan ito Lentino. For DOE's third liability. Yan. Okay, dito tayo. Who can answer? Thank you Your Honor. The TPL po is a requirement under the law, no? The Yan. Third party liability insurance, no? That's why LTO is requiring this coverage before a car is registered. No? Okay, so hindi siya pwedeng tanggalin, mga kaibigan. Hindi siya pwedeng basta-basta tanggalin. Sapagkat ito ay nakapaloob pa rin sa batas ng bansa, batas ng Pilipinas. So, hindi siya basta-basta pwedeng tanggalin. Ito. Ito pang isa na gusto kong bigyan natin ng attention. Ito. Sa Idol Raffy pa rin to. The Insurance Commission. Okay. Isa pa po, Mr. Chair. Okay. Yung pong sa eye exam. Eye isa exam. Pa po yung sa katiwalian na akin po napansin when I visited the LTO office in Quezon City. What's that again, Senator Tulfo? Eye exam. Eye exam po, Mr. Chair, na nagcha-charge pa na. Diba ano? Diba pinapag-exam tayo sa mata kapag nakuha tayo ng insurance? Ay, ng lisensya natin. 500 pesos. It's a requirement. Para, yeah. Ayun, so nakita tayo, it's a requirement, sabi ni ano. Sabi ni... The exam, Mr. Secretary, ito, I'm sure you know about that. Na marami pong mga clinic dyan sa paligid ng LTO na doon po pinapupunta yung mga gusto pong mag-renew ng kanilang sasakyan, ng kanilang driver's license. And most of these eye clinics are fly-by-nights. Ayun pa yun. Isa pa yun sa mga sinabi niya fly-by-nights. So kung mga most dito ay fly-by-nights, sana since nasa gobyerno na siya, is gawa ng paraan. Ano? Gawa ng paraan kung paano kasi in other words mga nangi-scam yung mga fly-by-night. Yan ang ibig sabihin mabilis mawala, hindi na maasahan kapag kailangan na sila. Ito lang, dito lang itong dalawang topic lang natin ang pag-uusapan natin ngayon. Sana ho kung nasa gobyerno ka na naman, alam mo naman ho Idol Raffy na ito ay batas. Diba? So maari lang tong ma-implement yung gusto mo kung magkakaroon ka naman ng panibagong batas na pwedeng ipa-implement naman ng LTO. Halimbawa, kung sasabihin mo at ma-enact yan, maging batas yan, sabihin lang na maging batas na yung pagtanggal ng TPL na yon at wala nang TPL at maging batas yan, doon lang pwedeng kumilos ang LTO at pwedeng tanggal ito. Ganun din pagdating sa mata. Pagdating sa examination sa mata. But anyway, itong dalawang ito kasi panakikita ko kasi talagang importante sila eh. Diba, ang TPL insurance siya just in case magkaroon ng problema, ma-aksidente. Diba, na-aksidente tayo tapos hindi naman tayo may kasalanan, pwede natin ma-claim yan sa insurance. Tapos insurance magbibigay sa atin ng mga dapat na gastusin para ipaayos yung mga sira. Tapos yan ang bahalang sumingil doon sa may problema. Diba? Sa may kasalanan. Ngunit sa mata, ano,
Ito ay talagang napaka-importante lalo na sa ating mga nagmamaneho. Kasi sa ating mga mamaneho talaga, kailangan meron tayong maayos na mata sa kalsada upang hindi tayo madiskrasya at hindi tayo magadiskrasya. Ngayon, kung meron nakikita sa inyo, Raffy, ng mga bagay dito na hindi maganda, hindi tama, sana maidaan din sa tama ang pamamaraan nito gaya ng pagsasagawa ng batas. Diba? Yung paggawa ng batas sa mga bagay na ayaw niya na ipagpatuloy sa sistema ng LTO. Ang dami talaga natin problema sa LTO. I really, really agree. Sa lahat ng sabi, ang dami problema sa LTO. Ngayon nga lang, yung plate number natin, ang tagal-tagal ma-release. Yung atin sa ngayon naman, yung atin pong mga lisensya, ay nako, papel lang ang meron, walang mga card. Ang dami talaga mga problema. Anyhow, yung ganito mga bagay kasi, kapag nasa batas na talaga, is batas din ang pwedeng ipa-implement. So, ang magandang gawin sana ni Aldrapis, ito para sa buong bayan, para sa ating bansa, Pilipinas, is gumawa ng batas na magpapatupad doon sa gusto ni Aldrapis. At ito ay makapasasana at maging ganap na batas para maisakotuparan yung kanyang mga nais na mga pagbabago. Right? So, yun lang, ano. So, ito, para sa bayan ito, sana, dumaan tayo sa tamang proseso. So, ngayon, senador na kasi siya. Iba na yung kanyang kalagayan kumpara nung nasa ano lamang siya. Nasa Raffy Tulfo in action. Okay, so, ibang ano na, ibang arena na yung pinaglalaroan natin. So, yung suporta ng taong bayan, ang jajam pa rin sa'yo, Idol Raffy. At how much more kung magagawa natin ng tama yung proseso na gusto natin ipa-implement sa bansang Pilipinas na magbibigay ng napakalaking benepisyo higit lalo sa ating mga mahihirap at pobre mga kababayan. Yun lang muna sa ngayon. Salamat.